Frank, it's me again. Welcome back again sa aming YouTube channel. Nasa mid ako. So today's vlog, mga koink-koink, ay magbibigay ako ulit sa inyo ng tips about sa, ano mga koink-koink, about sa, dito sa pag-aalaga ng aking mga alaga dito, mga koink-koink. And then, ngayon ay i-update ko lang kayo sa aking mga piglets, no? Nung ipinanganak ng isang araw na mga ano na sila, malulusog at saka talagang iba talaga mga koink-koink yung diferente siya kapag talaga pinapakain mo ng sakto yung inyong inahen. Kasi makikita mo yung kaibahan ng talagang sapat yung pakain mo sa inyong inahen, okay? So, dito muna mga koink-koink kasi nagpapakain kami. Oh, ayan na. Tapos na kami nagpakain. Okay. Ubus na dito yung food nila. Tapos, andito naman yung aking mga alagat. Naghiga-higa na kasi busog na yan. Bubusog na yan. So, dito tayo sa third batch mga koink-koink. So, ito yung third batch ko. Okay. So, kung ngayon ay sasabihin ko sa inyo kung meron kayong mga problema sa kagat-kagat ng lamok yung inyong mga alaga, no? Hindi natin yun maiiwasan kahit na ano talaga. Kasi ngayon lang din ako nakakaranas ng ganito, no? Na kahit ang linis sa paligid, always dilinisan yung buong paligid dyan. Malinis. Tinan nyo mga koink-koink ko. Okay, kahit malinis yung buong paligid dyan, doon, sa bayugas namin, eh, hindi talaga natin maiiwasan na makagatan talaga pala ng lamok. Okay, ngayon ay ipapapakita, i-demonstrate ko sa inyo kung paano ako mag, kung paano ko gamutin, no, yung aking mga alaga na mga, may mga kagat-kagat na sa lamok. Okay, so hawakan mo muna Lian, si Lian yung magbibigay. Okay, so as napapansin nyo mga koink-koink, ayan, malinis yan na yan kasi napapaliguan ko na. Okay, so dito tayo, akit lang ako. So ganyan lang mga koink-koink, may dala lang akong tabo and then itong sabon. Any kind na sabon mga koink-koink, basta yung ginagamit ko pang laba. So ayan, halik kayo. Ito mga koink-koink, yung kagat ng lamok, oh. Ayan yung mga kagat. Ayan, sanay na yan siya mga koink-koink. Gustong-gusto niya na yan. So, ginagawa ko to ng morning and afternoon, okay? Para mabilis talaga matanggal. Okay. So, ay! Ito mga koink-koink, siya lang talaga. Meron pala ditong isa din. Ayun, pero kunti lang siya talaga. So, malapit na itong maano mga koink-koink, ma. Ba't tagalog ko madadyaw? Madadyaw? Hindi ko alam mo kung ito Tagalog ba? Maghilom pala, sorry. Malapit na kasi always namin ginagawa ito. Okay. So, ayan. Gusto nila mga koink-koink. Sinasabon ganyan lang siya. Okay. So, ganyan lang. Yung mga may kagat na lamok kasi na, ang dami ko nakikita na ano daw yung gamot sa mga kagat-kagat. So, ito. Ayan. Basta ano, sanayin nyo lang pag-umpisa. Mag-ano yan eh, mag-takot-takot. Pero kapag nasanay na, okay na yan. Tingnan nyo, oh. Gustong-gusto man niya. Tapos, hindi nyo bandawan. Bawal, bandawan. Okay? Para talaga yung ano is pumapasok dito sa... Okay? Dito sa tainga. Ito din. Meron din ito mga koink-koink, pero konti lang. Pero para hindi nadadami. Tingnan nyo, oh, ayan. Oh, malapit nang maano, maghilom. Hilom ba yun? Diyos ko, madadyaw sa Bisaya. Hindi ko alam mga koink-koink, basta. Mga Bisaya dyan, kayo na mag-adjust. Mga Tagalog dyan, kayo na mag-adjust sa akin. Basta ganyan lang yung ginawa ko, oh. Oh, bilis lang. Yung iba, ginagamit nila use oil. Pero for me, eh, hindi siya kasi talagang malagkit at saka madulas. Ayaw ko yun. Pero ito, madali lang ito makikoy. At saka, sabon lang yung maano mo dito. Hindi katulad ng bibili ka pa ng kung ano eh. Meron namang solusyon na madali. So, ito na rin gamitin natin. Gustong gusto
nila mga painting sinasabunan eh. Kahit wala naman eh. Kahit wala naman na yan eh. Okay. So ito yung pang third batch natin, no? Ngayon, nung last week na nagkatay sa meat shop yung 91 kilos, dito yun kumuha sa 93 kilos, dito yun kumuha sa ano, sa third batch. Ito kasing third batch, hindi sila talagang matakaw sila sa kain. Yung bang unlimited na kain, kayang-kaya nila, kaya talagang malaki. At saka, alam mo, kahit mas maganda talaga kung every month tayo nag-i-inject ng ano, Dilamil kasi bilis kumain yung alaga niyo. Tignan niyo. Kasi busog na kasi yan eh. Ayan. So, done na tayo. So, ganyan lang mga kwenk-kwenk yung ginawa ko. No? Tapos, papakita ko sa inyo yung mga piglets ko. Okay lang yan kasi basta kung meron kayong biogas dyan, bawal gumamit ng sabon. Oo. Talong marami. Yung kunti lang, hindi na yan. Kasi kung kagaya naman dito kalaki na tangki, hindi naman matatablan yan. Yung kunti lang sabon, yung pinahit ko lang sa ano, hindi naman. Yung talagang marami sabon, bawal yun. Mamamatay yung bacteria. Okay. So, dito tayo. Andito naman ko yung sa aking mga alaga. Okay. Okay. Hoy. Nagtutoy-tutoy. So ayun na sila mga ka-oink-oink-o. Cute naman. Okay. So dito sa inahen naman ay ano siya mga ka-oink-oink. Dapat ano na siya. Ang pinapakain ko sa kanya is 3 kilos a day. No? Tapos kapag gusto pa niya ad libitum ako para sa kanya kasi nakasalalay kung gano'ng kalaki yung kanyang mga piglets, no? Kasi dyan kumukuha ng supply yung mga piglets sa nanay. So, kailangan yung nanay ay busugin talaga natin, lalong-lalo lang yung ano, ipapakain natin is ano na siya mga kuing-kuing ha, lactating feeds na. Kasi nagpapasuso na siya. Kailangan busugin natin para ang resulta ng kanyang mga biik is mabilis lang talaga lalaki. Kaya pakaabangan nyo yan sa 15 days nila ay mag-inject kami ng vitamins ng Bilamil and then kapunin namin tapos ipapakita ko sa inyo yung resulta no ng talagang ad libitum yung nasa tamang pagkain yung ating mga inahin. So yun lang dapat nitandaan. At saka kapag nanganak na yung inahin ay bawal na bawal yung paliguan mga kuing-kuing ha. 1 week hindi dapat paliguan yung inahin, okay? And then mag-inject kayo ng antibacterial para mabilis makarecover yung inyong inahin, no? Pagpanganak pa lang. Meron nagtatanong dito kung pinuputol ba daw namin yung buntot. Dati kasi tinatali namin, sa totoo lang, no? Tinatali namin yung paglabas ng piglets. Tapos, nagkalaunan mga koing-koing kahit hindi na namin yung ginawa is putol na lang kami putol kasi kung makikita nyo mga koing-koing paglabas pa lang mas hayaanin nyo i-explain ko lang sa inyo no, sa next na may mga anak no paglabas lang yan paglabas ng biik di ba yung pusod makikita nyo meron talagang paglabas is yung pusod niya is puti lang yung mata yung ano niya tapos makikita nyo puputulin nyo lang mga koing-koing ganun lang dati kasi nagsisino ano pa kami tinatali pa namin pero hindi na matrabaho na yon and then kailangan talaga na putulan natin ng ngipin kasi there's a tendency ay taga English ato Diyos ko so meron tendency mga koing-koing na tatayo yung inahin kasi masasaktan. Okay? So, dito tayo. Pakita ko sa inyo. Ang dal ko naman. Okay. Hello, everybody. Hello. Ayan na sila mga koink-oink. Oh, diba? Ang cute-cute na nila. Okay. Tapos, oh, yun mga kuing-kuing, mayroong maliit kasi yan yung ihid sa tawag siya yung ano, ito talaga mga kuing-kuing, ang laki oh. Wow. Yan, grabe. Hey, tanting na niya mga kuing-kuing yung nanay, hindi magagalit. Okay. Tren. Cute-cute naman yun ah. Oh.
Okay, sa mga kaingkoeng balikan natin dahil nagpapasuso na yung nanay para makita ninyo talaga na talagang ano na talaga sila. So ayun. Maaraw kasi mga kaingkoeng kaya medyo maano. So ayun na sila. Okay. Ayan na. So now ay kung meron kayong katanungan ay mag-comment lang kayo sa baba, sasagutin namin 'yan kung hindi kami busy. And then magsasagot lang ako ng mga kung meron ng mga katanungan dito mga ka-ink-ink na, na before tayo mag-end at saka shoutout na rin. Okay. So shoutout ko si Brian Jan Yaska, John Javier and Edna Gaberton watching from UAA, and Ronal Cruz, Salen Avisio, Sir Jigger Tahom, and Mr. Yan C TV. Sabi niya dito, ilang ml ng G-Tran per head ang ini-inject, okay? 1 ml per head ang ini-inject na sa ating mga biik. And si Jose Marie Pakla, and Edith Roots Grandi, Noel Guianga, Lilian Pirator, and Victorino Lazaro, and Jason Lang Gomez, okay, pila ka days before bago bigyan ng iron at putla ng ikog, ma'am. Okay, so simula ng pag-anak ay 3 days, mga kaingkoeng, simula ng nanganak yung ating inahin ay mag-i-inject na tayo sa mga biik ng G-Tran, immunize na natin yan at saka putulan natin ng buntot. The reason why kung bakit natin pinuputulan ng buntot ay para hindi sila magkakagatan, okay? And then si Aslin Rose Caramoan, Arshel Bailu, Christian Sonowar watching from Nepal. Wow! Thank you so much. And then si Ninang Tantenes, Ninang, pasensya na hindi po hindi nyo kami natawagan nung pagtawag ninyo kasi nagka-virus yung cellphone ko. So ngayon okay na, pwede na po kayong tumawag. And si Reynold Buragas, Zobert Mangobat, Alex Vlog, Never Give Up 16, and Jovelisa Sasa, Sterlen Guyangon, Adrian Bono, Ina Garcis pala, and si Mom Janet Marzabal, Annie Salda, Remeljik De Cruz, Emer Monies, and Charles Lewis, Guards Hidalgo, Joseph, watching from Uganda, Africa, and Mark Mechanic, okay? I hope na nag-enjoy kayo sa vlog ko, mga ka-inpoint. Please don't forget to subscribe. Click the notification bell para manotify kayo sa susunod naming mga vlog. Thank you guys for watching. Bye-bye!